Good day mga kabansa, ito si Lupin Estrangero, nagbabalik sa ating channel. Ang atin naman gagawin kabansa, dahil Linggo, gagawaan muna tayo sa ating gawaing bahay. Tayo ay napag-utusan na maglilinis ng mga kaldero. Ito mga kabansa, mga kawali. Yan, ang gagawin natin mga kabansa, papakita ko sa inyo kung paano ko lilinisin to na hindi maniwala yung aking kabansang asawa, dahil kung paano ko linisin ng saglit lang, eh, napakahirap kuskusin to, pakita ko sa inyo mga kabansa. Yan, isa natin kabansa. Nagset ako ng pangkuskus kabansa, yan, para ito ang ngayon ang maglilinis niyan. Paano gumanda yung mga kawali natin na mabalik sa tama. Kabansa, umpisa na natin. Ayan kabansa, nakikita nyo kung gaano nakakinis. Pero kailangan kabansa, medyo marunong kayo humawak nyan. Hindi na natin kailangan magkuskus ng napakaraming sabon dyan, tsaka liha. Sobrang kapal na ng libag kabansa, ano? Kaya pagpatuloy natin yan, sa isang oras lang po, kay makalinis na tayo ng apat dyan. Atin pang dagdagan kabansa. Ayan kabansa, nakita naman nyo yung ating bagong kawali, kanina itim na itim yan. Ngayon pati yung sa loob, kung paano natin paputiin yan, kay mahirap man isuot dito, dapat mga grinder, eh wala naman tayo dyan ng talim ng grinder, pwede naman barina mga kabansa. Ito gagawin natin mga kabansa. Thank you.
kabansa. Oh. Kita mo yan kabansa. Ganda na ng loob niyan. Biliyayin na lang po yan. Kabansa. Para puminis. Isa na tayo kabansa. Ito naman kabansa ang susunod natin, lilinisin. Grabe naman to, parang negro. Naglalangis ng ispa. Lamban nyo kabansa, nakapaganda ba kapal yung puwit ng inyong mga kasirula sa nawali kabansa sa bahay. Gastos sa gas yan kasi matagal bago uminit. Kahit anong lakas ng apoy, hindi masyadong iinit siya dahil makapal ang kanyang ano, kanyang uling sa likod. Lalo na pag sa mga kahoy, ang uling niya nagkakapal kabansa. Siguro, dapat kasi kabansa ganito, pag konti pa lang yung uling niya, tuwing tapos ng gamit po kabansa, kinukuskos ng liha yan hanggat sa hindi kumapal. Eh ito ang kapal na ng uling nito kabansa, nakakatakot na hawakan. Kaya pag nagugas kayo sa plato, nagugas kayo sa lababo nyo, pumupunta sa plato, lalo ng mga malangis-langis. Kaya kailangan lilinisin po yan palagi kabansa. No, kabansa, nakita na ninyo, malapit na. Tuloy pa ulit natin. Thank you.
ng kabansa. Wow, parang bago kabansa, no? Stainless yan. Ito na naman ang susunod nating kabansa. Grabe, ito kaitim. Ito kaitim ito. Kabansa, kumitim na yung mga kamay natin. Yan ang kabansa, di natapos na natin na maayos yung ating mga nililinis. Ganun na mga sikreto dyan kung paano maglinis na yung mga kabansa. Hindi na natin kininis ng gusto kaya baka mabutas na yan. Yan mga kabansa, baswabi na siya. Maganda na siyang gamitin at hindi na marumi. Ayan mga kabansa, finish na. Ito pa ang isa, kanina ang kapal ng libag po niyang kabansa. Ayan, ngayon ang finish na po. Kaya payo ko sa inyo, pag nagamit kayo nito, pagtapos nyo gamitin, liyayin na agad kasi kumakapal yung mga ano niya, yung mga dumi. Yan, nakakabawas din yan sa gas natin kasi hindi basta umiinit siya kapag nakapal ang kanyang libag. No, kabansa, no? Ayan din po ang isa natin. O, makinis na po yan. Pogi-pogi na po yan. Yung sa kanina na nakakatakot hawakan. Kapal din ang libag niyan kanina. Yan lang kabansa. Ito rin kabansa. O, saglit lang natin tinarabaho to. Ayan siya, o. O.
Dahil yan sa bansa. Kaya nilinis natin yan kasi para maganda lutuan. At pa shout out dyan kay Brother Roy Joscuro Campo sa birthday niya bukas. Sa birthday na lang, kaya naglinis tayo ng kaldiro. At yan lang mga kabansa, ang ginawa natin ngayong araw. At nagkasabihan na daig ng sipag tsagat diskarte ang taong tamad at kampante. Ito si Lupin Estrangiro na inyong lingkod. Stay safe and good luck.